pag nakita natin na barag na yung tunog ng ating mga speaker, is huwag na natin isagad, no? Kasi kung ano yung kaya ni amplifier, yun lang yung ibubuga niya. Wala nang ilalakas yan, guys. Kahit i-volume natin na isagad yan, wala nang ilalakas yan, no? So, wala sa volume, wala sa dami ng speaker para lumakas ang ating mga sound system, ano? O tunog ng ating speaker, no? So, yan yung i-advise guys sa inyo. So, okay na. Nakasit na yung camera, no? Ready na? Ayos. So, start na tayo, mga ka-sound. So, konting tips lang or kaalaman, mga ka-sound. So, pagdating dito sa ating amplifier, kasi ito yung pinagang topic natin yun, no? So, kung sakaling either man na bibili tayo ng amplifier na tulad nito, integrated, number one is, una, is tingnan natin kung ilang watts yung ating bibili ng amplifier, no? Para maging match sa bibili natin na speaker, no? And then number two, mga ka-sound, is wala sa paramihan ng speaker para lumakas lang yung ating mga speaker, ano, or yung sound system natin, no? So, hindi ito paramihan para lumakas yung ating tunog ng ating speaker, no? So, kung anong kaya lang ng ating amplifier is yun lang yung ibibigay niyang lakas, no? So, kahit volume natin yung master volume niya, kahit isagad natin yan, kung yun lang talaga ang kaya ng ating speaker, wala na po yung ilalakas, ano? So, walang kinalaman sa paramihan ng speaker para lang lumakas yung ating speaker, no? O yung tunog, no? Number 3, mga ka-sound, is siguro is ito, importante din kung sakaling bibili tayo ng isang amplifier na katulad nito, no? So, kailangan is titingnan natin kung original or branded yung bibili natin na speaker, ano? So, paano po natin malalaman kung original yung mabibili natin ng amplifier is yan yung ipapaliwanag natin, ihimayin natin yan gamit itong ating amplifier na integrated. So, si Concert na 502-E, yan yung ipapaliwanag ko, no? So, let's go guys, samahan nyo ako dito sa ating pag-review ng ating Concert na 502-E. Let's go! So, nandito na tayo mga kasawan sa front ng ating amplifier, no? So, pasadahan natin yung front niya and din sa ibang parts niya. So, yan yung front ng ating Concert na 502-E. So, dito sa kanyang likod or back is ito na paliwanag ko niya, guys. Yung mga nakasulat dito, no? So, pagdating dito, pamili tayo dito sa kanyang mga input, no? So, dito sa dalawang white, hindi yung sa baba is red. Ito yung saksakan ng equalizer. So, nandito si in and then si out. So, ito, nabanggit ko na kanina sa ating mga input selector sa front. So, aux, tuner, CD, and DVD. And then, ito namang dalawang na nakahiwalay is super bass. Yan. And then, pagdating dito, sa kanyang mga terminal, sa kanyang speaker, speaker E, speaker B. So, sa isang channel, speaker E is mayroon siyang right and left, no? Ayan, red and black sa right and then sa left. Ganun din. So, pagdating dito sa speaker B is same lang siya ng speaker E, no? Ayan po yung mga terminal or yung mga binding post terminal ng ating amplifier, no? So, ayan. So, kailangan pag magkoconnect na tayo dito ng speaker is importante naka match sa ating watts ng ating speaker, no? Tulad ng sinabi ko kanina, guys, is napaka-importante yan. So, di bali na sumubra yung amplifier natin, wag lang susubra yung speaker natin, no? So, mas maganda may allowance yung amplifier natin para iwas sunog sa ating amplifier, no? So, pagdating naman dito sa baba is ito yung mga surround speaker. So, meron dito sa, ano, sa unang side is sa center speaker. Kung baga sa, ano, ito yung, ano niya, hooper sa mga maliit na speaker tumatas, oh. So, ayan, pwede tayo dito mag apply ng mga maliliit na speaker, no? And then dito naman is surround speaker. Pwede natin lagyan to ng dalawang speaker na maliliit pampaganda ng tunog ng ating speaker, no? Tunog ng ating sound system. So, ayan guys yung purposes niya dito sa likod, no? So, pagdating naman dito sa, ano, sa side is nakasil pa yan, guys. So, hindi ko pa nabubuksan yan. So, bali pala ito, speaker amplifier natin na Concert is 6 years ko na itong ginagamit. So, totally is wala pa siyang problema, no? So, sa madaling sabi is wala pa siyang nasisira. So, although mayroon dito palang ano, sa mic input niya, parang nagka-ground, pero nagagawa natin ng way para maging maganda pa rin yung tunog ng ating microphone, no? So, totally is okay pa ito, wala pa itong problema. So, 6 years, nagagamit ko pa ng matino, no? Ito yung ating Concert na integrated amplifier na mayroon siyang EB502E.
So ayan po mga sound. So ayan po mga sound. So bali dito sa ating video na ginawa is bali pinaalam ko lang kung paano ang dapat na pagpili ng isang amplifier, no? Sa isang integrated na tulad na pinakita natin na concept na 502. Bali diniscuss ko yung mga purposes nito, no? And then nagbigay din ako ng konting advice, no, para sa mga may balak na bumili ng isang amplifier or doon sa mga nag-uumpisa na nagbabalak na gumawa ng sound system or mini sound, no? So nagbigay lang ako ng konting idea or tips para lang malaman lang natin kung ano yung mga magagandang gawin para sa isang pagpili ng isang mga gamit sa sound, no? So yun nga, natalakay natin si concept na 502. So ayan guys, so dito ko na puputulin itong ginawa nating video ngayon. So sana nagkaroon tayo ng konting idea, and din sana nakatulong itong ginawa kong video. So next time po ulit sa aking gagawin na video o sa mga susunod pa. Salamat po ng marami. Thank you and God bless.